At ito na nga yung pinakahintay namin na araw, guys, ang makapagalan hopping ulit dito sa Britannia Island. Nakalaag na ba kayo dito, guys? Kung hindi pa, tara, samahan nyo kami! Hey guys, what's up and good morning, at ngayon nag-island hopping po kami dito sa Britannia Islands. Malapit lang naman to sa amin, guys. I think it's 10 to 15 minutes away from our home. At para sa mga hindi nakakaalam, itong Britannia Islands ay isa ito sa sikat na tourist spot dito sa Surigao del Sur. At ito na nga, guys, nakasakay na kami dito sa boat together with our family and relatives. And a day before, nagpa-reserve na ako ng boat online. So ang rate nito is 2K. Malaki naman itong boat, kasya kaming lahat. May life jacket na and tables, at apat na isla na ang pwede naming puntahan. Ito ang Boslon Island, Hagunoy Island, Hiyor-Hiyoran Island, at Naked Island. Pero ang unang pupuntahan namin, guys, is itong Hagunoy Island. Isa din ito sa pinakamagandang isla dito, guys. So before kami maligo, guys, ay inihanda muna namin itong dala namin ng mga pagkain. Kaya nga lang, sobrang maalong dito sa boat, kaya bumaba kami. At nagdala na lang din kami ng tables para may paglagyan kami ng mga pagkain namin. So as you can see, guys, iyahay radyan may pamitbit sa pagkaon. And aside sa mga pagkaon, dili dyan mawala ang mga imno nun. Alam na. Kay kahuman kaon tagay baya. And after namin magplaster itong mapagkain, guys, ayan, nagpray muna kami led by Lola. At pagkatapos namin magdasal, guys, at yan, sinimula na din naming humabhag. And by the way, ito pala yung mga pagkain namin na dala. Marami kaming dalang ulam, guys, pero ang problema, konti lang yung dala namin na kanin. Kaya ito, napadayet talaga kami sa kanin. Ang una ko talaga sinima-sima ito, guys, itong saang o lima-lima. Ito talaga yung pinakapaborito ko na seafood. Buti na lang may nagtitinda dito sa Hagunoy Island ng saang, kaya ito ang sarap talaga, lalo ng itoslob suka. Medyo napadami nga yung kain namin, guys, kasi wala pa kaming breakfast. At alam nyo ba, ang sarap talaga kumain dito sa isla. Lalo na't kasama mo yung mga taong ka-vibes mo. Tapos ganito pa kagandang view ang makikita mo. Tanawin palang busog ka na. At buti na lang, guys, nakisama yung panahon ngayon. Maulan kasi dito palagi. Buti na lang ngayon, mainit. Di lang mainit, sobrang init. Pero okay lang naman magka-sunburn, guys. Ang importante, nag-enjoy, diba? And as you can see, minix na nga nila ang tatagayin namin na Emperador with lime juice. At habang nagtatagay kami, guys, ito ay napasayaw nga kami sa trending ngayon na emergency dance craze. Uploaded to sa Reels video ko, guys. Kung gusto nyo makita, browse nyo lang yung Reels videos ko. Sobrang nag-enjoy talaga kami sa kakasayaw, guys, nakisama pa tong mga thunders. Kasayaw-sayaw muna kami kasi hindi pa kami makapag-swimming kasi nga hunas. And as you can see, itong mga bata naglalaro na lang dito sa tubig kasi nga hindi sila makapag-swimming kasi napakalaki ng hunas. Kaya ako, palakad-lakad na lang din. Plano ko sana manginhas, pero hindi ako marunong. Ganito pala yung itsura ng dagat, no? Basta hunas. Uy, ignorante, te. So, ito, guys, tinawag ko yung anak ko para mag-jogging na lang kami, at buti na lang nakisama naman. At yan, nilibot nga namin yung buong isla. Maliit lang naman tong isla ng Hagunoy, guys. Pure white sand, at medyo mabato lang doon sa may hunasan. Sobrang linaw nga ng tubig dito, guys. Kumbaga, crystal clear water. Char. Kaso nga lang, malalim pag hunas. That's why hindi talaga mag-enjoy yung mga bata maligo dito. Kasi yung alon, dinadala ka sa malalim. That's why yung iba naliligo dito, gumagamit ng life jacket. At yan, guys, kasama ko pala si Neneng. Babalik kami doon sa aming mga kasamahan kasi sasabihan ko sila na pupunta naman kami sa ibang island. Pero bago niyan, ay na-picture-picture muna itong mga kids. Pinicture ni Neneng para naman daw, paglaki nila, may remembrance sila na ganito sila nung maliliit. And tingnan niyo, kabuang na dyan yung magilikanan, gibutangan dyan yung tuba o gimnonon. So hindi na kami nagtagal ito, guys, ito, at naghahakot na kami ng mga gamit. Kasi nga, pupunta naman kami sa ibang isla. So ang next isla na pupuntahan namin is yung Boslon Island. And yan, guys, as you can see, pasakay na kami sa boat. At grabe, ang ganda talaga ng kulay ng tubig dito, B. Ang sarap talaga mag-swimming. And by the way, ito pala yung Naked Island. Alam nyo naman siguro kung bakit siya tinatawag na Naked Island kasi nga wala siyang kapuno-puno. Pero hindi na kami humapit dyan, guys, kasi nga sobrang init. Wala kaming masisilungan dyan. Kaya ito, patungo na kami sa Boslon Island. Isa din ito sa pinakagusto kong island dito, guys. Hindi ko alam kung pang ilang beses na ako nakabalik dito. Basta maraming beses na. Masarap dito mag-swimming, lalo na kung taob. Pero ngayon, dili siya taob. Hunas gihapon. Sobrang puti din ang buhangin dito, guys, at napakalinaw ng tubig. Ang kagandahan naman dito, meron siyang malaking bato na may maraming puno sa itaas at pwede kang sumilong sa ilalim. That's why itong mga kasamahan ko napatulog dahil sa lamig ng hangin. So, kung sa magyutani, mga ligo or mga tulog? Bitaw, guys, lamig yun dire, higda-higda. Pero wala ko gapatin talmoni, galakaw-lakaw sa kudre sa isla. So, maganda talaga maglakad-lakad ngayon dito, guys, kasi
kasi hunas. Lilibutin ko tong buong isla ng Boslon. As you can see, marami pa nga ditong mga langob-langob. Maliit lang din naman na isla itong Boslon, guys. Pero dako po kayo siya hunasan mo nang nindot kayo dari manginhas. So try ko manginhas later, pero sa ngayon, lilibutin ko muna tong buong Boslon kasi walang katao-tao kasi weekdays. Pag weekend gets dito, guys, ang daming tao, ang daming turista. So ito, guys, may nakita akong malaking bato at ang daming shells na nakadikit. Kay ignorante man ta mo ni akong gitry og tangtang kay gusto ko motan-aw sa sulod sa shells. Wala ko kabalo kung makaon ba ni or dili, basta nalingaw ko sa kong gibuhat karon. Pero yung mga nakuha ko, guys, binalik ko naman yun agad sa tubig. At habang ako ay nag-e-enjoy dito, si Jim naman ay nabibisi naman sa panginginhas. At tingnan nyo, may pinakita pa nga siya sa akin na isang isda na mukhang ahas. Hindi naman namin alam ang pangalan ng isdang to, pero para siyang bakasi. As you can see, guys, ang dami pa ngang nahuli ni Jim at sabi pa nga niya, mahirap daw itong hulihin kasi madulas. At tingnan nyo, guys, ang dami pa ngang mga alimasag dito sa bato. At makalipas ng isang oras, guys, hindi na kami nagtagal at bumalik na agad kami sa boat. Uuwi na kami kasi pahapon na ang dami pa kasi namin trabahuin sa bahay. Dalawang isla nga lang yung pinuntahan namin, guys. Sayang nga, hindi ko na ipakita sa inyo ang isang isla. Ang pangalan ay Hiorhioran Island. Katabi lang yan ng Boslon Island. So, ayan na, guys, pauwi na kami. So, ang purpose pala ng banding namin ngayon is farewell banding. Kasi sa susunod na araw, lilipat na kami ng tirahan. Uuwi na kami sa Zamboanga. Mamimiss ko talaga sila at especially yung mga bandings namin dito. Mamimiss ko din itong Britannia Island. Sa amin kasi malayo ang dagat. Isa talaga sa gusto ko dito, guys, maraming resort at beaches. Pero makabalik naman gihapon mediari, guys, especially kung bakasyon. At yun lang, guys, for today's video. Sana po ay nag-enjoy kayo sa pananood ng aming island hopping adventure. Hanggang sa muli, see ya! Bye!